sa matin po ang biyaya, awahabag ko pala at tuhanan kapayapaan pag-ibig mula kay Allah. Sa magandang araw po sa bawat isa, ating paksa sa araw na ito ay ito pong nakalagay sa 1:5-18. Dahil dito ngay lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya ay patayin, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Para sa mga Hudyo, iyong ginagawa ni Yahweh siya'y ay pakikipantay ang wika sa Diyos. Pero alam ng mga Hudyo na meron talagang iisang Diyos lamang. Ano? Alam nila, alam na alam nila. So yung salitang pakikipantay, hindi ibig sabihin na dalwa. Ano? Kaya nga pinagsisikapan siya, siyang patayin eh. Hindi ibig sabihin na yung Diyos ay may kapantay na Diyos. Hindi ho eh. Ang kaisipan ng mga Hudyo, eh siya'y nagpapakunwang Diyos. Kaya yung salitang nakikipantay na iniisip po ng maraming mga mangaral, lalabas, dalawa ang Diyos. Hindi ho ganun ang ibig sabihin ng mga Hudyo dito. Alam ng mga Hudyo, maging sa lumang tipan, na talagang iisa lang talaga yung Diyos. Ano? Kaya yung salitang nakikipantay, hindi ibig sabihin dalawa yung Diyos, kundi tinuturol dito na talagang may isang Diyos at itong Diyos na ito, ano, ay nakitulad sa tao. Oh? Kasi ang akala ng marami, ang paniniwala nila, sabi ang wika ng mga Hudyo, eh, lalabas kasi na dalwa. Yung ama ay Diyos at yung anak ay Diyos. Hindi ho eh. Hindi ganun ang pagkakaalam ng mga Hudyo na may dalawang Diyos. May isang Diyos lamang. Ano? May isang Diyos lamang. At tingnan po natin. Sa 40, dapat ngayon pinagsisikapan ninyo kung patay na tao na sa inyong nagsasayin ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ginagawa ninyo mga gawa ng inyong ama. Sinabi nila sa kanya, hindi kami inanak sa pagkapid. May isang ama kami, ang Diyos. So yung sasabihin nila na nakikipantay, isa lang ho yung Diyos eh, paano makikipantay? Eh aliwanag dito sa 8:41, ang sabi ng mga Hudyo, may isang ama kami ang Diyos. Paano sasabihin yung nakikipantay? Ano? Di ba? Kaya lumalabas ho dyan sa Juan 5:18, yung salitang nakikipantay, hindi ibig sabihin dalawa ang pagkakilala ng Hudyo sa Diyos. Isa lang. Uulitin ko ho. Ginagawa ninyo mga gawa ng inyong ama, sinabi nila sa kanya, hindi kami inianak sa pagkapid, may isang ama kami, ang Diyos. Hindi ba? Yung salitang, nagpapakunwa kang Diyos. May isang ama kami, ang Diyos. O, yun ang pagkakilala ng mga Hudyo. Kasi pag sinabi mong nakikipantay, bukod dun sa ama, may isa pang Diyos. Eh, hindi ganun ang pagkakilala ng mga Hudyo. Meron talaga silang isang Diyos lang. At yun yung ama na sinasabi nila. Ano? At para patunayan natin yan na talagang isang Diyos lamang, ang sinasabi ng kasulatan, halimbawa sa unang Samuel, walang banal na gaya ng Panginoon, sapagkat walang iba liban sa iyo, ni may batumang gaya ng aming Diyos. Walang banal, walang iba liban sa iyo. So, ibig sabihin, pag sinabi mo kasing kapantay, lalabas, may
meron pang isang Diyos maliban dun sa Ama kasi kapantay. Pero ganun po ba talaga ang ibig tukuyin dito ng mga Judeo? Hindi ganun. Alam nila sa pulpa na talagang may isang Diyos. Ano? Oh, dito sa unang hari, 860. Para lang maipakita natin sa kasulatan na talagang ayan, upang maalaman ng lahat na bayan sa lupa na ang Panginoon ay isang Diyos, walang iba. Ano? Walang iba. Yung Diyos na yon o yung Panginoon, siyang Diyos. Walang iba. Isaiah 45:5. Sabi, ano yung patutuon ng Diyos na yon? Ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Aking bibikisan ka bagaman hindi mo ako nakilala. Upang kanilang maalaman mula sa sikatan ng araw at mula sa kalunuran na walang iba, liban sa akin, ako ang Panginoon at walang iba. So lalabas dito doon sa ating pinag-aaralan yung sinasabing nakikipantay. Hindi ibig sabihin doon meron pang ibang Diyos. Sinasabi ng hayagan ng mga Hudyo na talagang hindi ka namin binabato dahil sa kumusong na bagaman ikaw ay tao, nagpapakunwa kang Diyos. Mismo mga Hudyo mismo ang nagsasabi na mali naman itong pinapaliwanag nito mga mamaral na iba ang wika, iba yung ama, iba yung anak. Pero ang mga Hudyo mismo nagsasabi. Di ho ba? At pinatutuhanan ng kasulatan na talagang walang iba liban sa akin. Ako ang Panginoon at walang iba. Di ho ba? O doon sa 21. Ang nagpapatotoo dyan, yung Diyos, si Yahweh. O 45:21. Kayo'y mangagpahayag at mangagpasapit. Oo. Magsanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sinong nagpahayag niyaon ng una? Hindi baga ang Panginoon. At walang Diyos, liban sa akin, isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba, liban sa akin. Kayo magsitingin sa akin, at kayo mga ligtas, lahat na tagawakas ng lupa. Sapagkat ako Diyos at walang iba liban sa akin. Nagpapatotoo mismo si Yahweh na talagang walang iba liban sa kanya. Ano? O sa 46:9. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Sa maliwanag ko, ang patotoo mismo ni Yahweh, walang iba liban sa kanya. No? So, ano yung ibig sabihin po noong sinasabi doon sa ating ginagawang pag-aaral doon sa Juan? Dahil dito ngay lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. So ang paliwanag ng marami, kung ang wika, yung ama ay Diyos, di yung anak ay Diyos. Di ba? Pero hindi ganon. Kasi kung babalikan natin yung sinasabi niya doon sa Juan Gis, tingnan natin ha. Ako at ang ama ay isa. Nagsidamputuli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Yahweh, maraming mabubuting gawa na mula sa ama ang pinakikita ko sa inyo. Alin sa mga gawang iyo nang binabato niyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pumusong. At sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Kaya nga sinasabi ko dito na hindi ibig sabihin na
yung salitang pakikipantay, sapagkat ang paniniwala talaga ng mga Hudyo dito ay si Kristo, siya mismo yung Diyos. Eno, liwanag ko. Bagaman ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. O nasa ngayon yung salitang nakikipantay. Niyo ba? Alam ng mga Hudyo na talagang iisa lang yung Diyos, yun yung Ama. Niyo ba? Eh nung sabihin niya na ako at ang Ama iisa, ano bang ginawa ng mga Hudyo? Nagsidamputuli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Oh. Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakikita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabatin sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa paumusog. At sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, nagpapakunwari ng Diyos. Eh, isa lang ang alam ng mga Hudyo na Diyos. Yan yung Ama. So, nung sabihin niya na ako at ang Ama ay isa, eto na. Yan yung sinasabi niya doon sa Juan 5 na pinagsisikapan nilang siya'y patayin. Di ba? Alam ng mga Hudyo na iisa yung Diyos, yun yung Ama. Ano? Kaya nung magpakilala siya na ako at ang Ama ay isa, iba, nasa isip ng mga Hudyo, patayin. Bakit? Pamumusong yan eh. Biro mo yung Diyos, yung Ama, tapos sasabihin mo ngayon, ako at ang Ama ay isa, o di pamumusong. Yan o ang ibig sabihin yan. Kaya yung salitang pakikipantay, hindi ibig sabihin dalawa. Isa lang ho yun na ang katuwiran doon, walang iba, ang patotoo ng Ama, walang iba, maliban sa akin, walang ibang Diyos. Ano? Umuli po, maraming pong salamat, sumating po ang biyaya, awa habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Yahweh, isang magandang araw po sa bawat isa.